Diana. Thank you. You're welcome. We love you, Diana! Kung minsan po, yung mga napagdaanan namin na mga singers o mga artists po, minsan ang nakikita lang natin yung magaganda mga accomplishments po. No? Katulad po ng sa akin naman, na pag sinabi nga nila ng Nightingale, wow, parang it's a big thing. Kaya marami ng mga nadaanan ng mga concerts o mga albums and all that. Pero honestly, behind that, meron din naman po mga napagdaanan na mga sacrifices sa buhay. And I'm just gonna tell you a really quick story. Alam niyo po nung when my family and I were just starting, batang-bata pa po yung unang-una kong anak na babae. But my husband has to go to another country to work. In other words po, naging OFW mo yung asawa ko. So, naging wife ako ng isang OFW na kailangan maiwan po dito sa Pilipinas. So, yung buong time na po yun na nasa actually sa Saudi po siya, talaga pong mahirap palang mahiwalay sa iyong mahal sa buhay. So, kung minsan po talaga hindi po advice po na maghiwalay ang mag-asawa just for, for employment or for work. So, ang hirap po pala nung buong time niya na yun na nandiyan siya sa Saudi. Hirap na hirap po siya, miss na miss niya po yung kanyang napakaliit na anak. She was just 3 months old when my husband left for Saudi. It was just later on that he told us na talagang umiiyak pala siya almost every night because he misses us. And I guess ito po yung song na makakapag buo ng buhay niya ng time na nasa Saudi Arabia siya. Mahirap, masakit, kailangan magsakripisyo. Ito po yung song na yun. Thank you.
Thank you. Maraming salamat. Pero mabuti na lang na yung mga ganong bagay lumilipas din, di ba? Pero yung sitwasyon na yun, that very moment, wala kang ibang masasabi mo, kundi, you know, just accept it and let it be. Di ba? Kung wala nang ibang talagang kailangan magawa, just accept it.